sa DWIZ. Programang sasamuhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihibayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-lipsak. Pero pwedaw, pwede ka rin mas rad. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretso na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga isyu. Mga kababayan, ang inyong karambulista, Jojo Robles, Conrad Banal, Jonathan de la Cruz, Thinking Pinoy, RJ Nieto at si Trixie Cruz. Angeles, oh! Karambola, karambola. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan natin mahal. Karambola, karambola, umaga. Karambola, karambola. So DWIZ 882. Karambola, karambola. Magandang umaga. Welcome to Karambola kasama sa Impilan. Dapat Conrad Banal. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Padating po si TP will be joining us by phone patch. At padating po si Boss Jonat. In the meantime, TWIC text line 0918-350-2378. Ulitin po natin. 0918-350-2378. Uy, mabagal na ngayon. Para dun sa nanonood at nakikinig sa atin, Facebook Live and YouTube Live Streaming, don't forget to like and share. Magandang umaga. Aha. Na yan. Money laundering. Mm-hmm. Ayan. Maya-maya naman yung... sa house. Sa house. Taguluhan sa house. Yung coup that doesn't at seem like a coup. At syempre, pag-usapan din natin si Kimchi. Ah, hindi. Ano ba pangalan? Kimchu. Kimchu. Ang daming ano. Kimchi. Pagkain yun eh. Bakit ba nasingit siyang... Sa bagay, kung magsalita, parang kimchi eh. Ah, ganon. Tapos, marami pa ho, yung mga issues ngayon. Yan, leadership sa house. Yung quarantine ng mga Pinoy. Okay, yung ABS-CBN na pasara raw ng resolusyon. Ng Senate. Wow! Nung kaya tayo mag-umpisa, nabaliwa wow. Bakit? ano ngayon? Kaya nga eh. Gusto big lang daw nilang malaman yung kanila sentimiento. Oh, alam na namin. Thank you. Pero, wow. Bakit hindi pa ba obvious nung hearing kaya kung anong sentimiento nyo? Talaga halos lumuhod kayo sa harap ng mga diba? Executives na ABS-CBN. Hindi pa ba natin nalaman including nun? Including yung pro-admin na senators. Like si Bato. Ay, kung totoo yan, edi mukhang I'm one step closer to voting for renewal of the franchise. Sabi? Si Bato. Kung totoo yung alin?
yung nawalang violation ng ABS. Nawala silang violation. Ito na si TV. Andan si TV. Ay, ulitin natin. Sige, sige. Napuputol yung connection eh. Pero TV will be joining us by phone patch. So, ano nga, ang pero ito is only a Senate resolution, di ba? Wala, oo. Oh, walang kinalaman yun. At saka bakit kumakaripas sila para mag-issue ng Senate resolution? I mean, what's the rush? Kung May 4 pa talaga mag-expire ang franchise, they can continue broadcasting until then. Oo nga. But why? Eh, bakit? Kasi Frasier yan. May Frasier ba? May Frasier sila on the NTC. As if hindi pa nararamdaman ni Comliel Cordova, no? Na may Frasier dito. Na tuwan-tuwa ang Senado kung sakasakali mag-issue siya ng provisional. Na authority, permit to operate. So, pero hindi, pwede pa rin question ninyo eh. Of course. Although, syempre, makakalamang... Alimbawa, yung NTC, sabihin niya, kahit na walang resolution ng Senate, walang joint resolution o kung ano ma yung o maski na sabihin mo ng pakiusap. Ano ba ang effect niyang resolution? Pakiusap 'yan eh, 'di ba? Pwede mong tanggapin o hindi tanggapin kung ikaw ang NTC. Kahit wala 'yon, pwede magdesisyon ng NTC. Okay? Ang desisyon ng NTC ngayon, siyempre, nakasalalay sa ano ang sasabihin ni Duterte. Huwag na tayo maglukahan yun. Dahil nasa ilalim ng Office of the President siyang NTC. Correct. Ganito dati yan, na that was under the Department of Transportation and Communications. Before. Uh-huh. Nung panahon ni Pinoy, marami kasing kalakaran dyan. Nilagay nila under the Office of the President. Yeah. And therefore, malaking kinalaman ng Executive Secretary at that time. Jojo Ochoa. Who was Jojo Ochoa. At may mga tao siya dyan. Okay. Yan ang history niyan. Ngayon, yung NTC ngayon, hanggang ngayon, under the Office of the President. I see. Okay, kung ano ngayon, ang sabihin ni Duterte, yun ang gagawin ng NTC, kundi tanggal kayo lahat dyan. Okay. Ngayon, lumambot na ba si Presidente? Doesn't look like it. Hindi! Sabali wala yung mga resolution niyo. You know what? Pero speaking of the President, ha, medyo malilihis ako. Okay. It's strange that everybody's speaking for him, pero siya mismo, the only time we heard him talk was nung tinanggap niya yung apology ng ABS. Pero wala siyang ibang sinasabi. Yun na lang yung apology na pagtanggap niya. Alam naman niya hindi apology yun. Kaya nga. So yung pagtanggap hindi naman, niya hindi naman bobo yung presidente natin eh. Street okay. Smart nga yan eh. Yung pagkakasabi nung wala naman kaming ginagawa eh. As a matter of fact, nilabas pa nga namin yung and everything. So hindi makatwiran yung sinasabi. Kumbaga ganito yung sinasabi ng ABS. Hindi makatwiran yung ginagawa ni Duterte sa amin. Sinisikil kami. Dahil wala naman kaming ginawa. Yun ang message nila eh. Pero kahit na ganun, sorry, Mr. President. Hindi ba pang-uulol yun? Hindi ba panluloko yun? Di ba? Wala namang ginagawa pero sorry. Ayun, hi tip. Parang kausap mo eh babaeng nagwawala na hysterical. Bakit babae? Teka muna. Eh, Mrs. Well, kung ba? Mrs. So, lalaki? Lalaki din. But wait. Ano yun? Hindi. Kung baga. Yung mga followers pag safety. Hindi, di ba? Kapag meron kakausap na makulit na, sige na nga. So, kahit wala namang kasalanan, sorry. Di ba na, tip? Pag-forget ko naman. May nabasa nga ako, ma'am, isang column sa Manila Standard. Ang sabi ba naman daw, yes, this is an issue about press freedom. Ganun ang sabi. Tapos naklasyo daw yung franchise renewal. Ano ito ba? Recent lang ito, mga 1 or 2 days ago lang. Tapos ang sabi niya, yun palang problema sa practice ng ABS-CBN dahil masama lang ang loob ni Pangulo. Ganun lang daw. So sabi ko, alam mo, yun yung problema sa inyo eh. Kaya hindi kayo ma-ayos yung problema eh. Ang dami pa rin attorney na hindi nagbasa ng kumaran to case. Halimbawa, itong ABS-CBN. Ikaw naman ang hirap basahin nun eh.
Eh, yun nga eh. Ano ba ako dapat na-ibig? Kailangan mo na konti talino para maintindihan. It's ABS-CBN lang eh. Ano, nag-complain na lang. At naging honest na lang. Yung honest na apology. Eh, i-explain nila ng mabuti yung warrant of case. Yeah. Di ba, attorney? Yep. Para lang magpakita ng good faith sa Malacanang. Ang diferensya, ang sinusunod niya kasi nila ay yung Carlo Cadigbac School of Alibis. Uh-huh. Na sabi eh, ganito, Mr. President, ha? Sorry po. Okay. Pero, kung na-offend namin kayo, pero hindi ko alam kung ba't gamit kayo na-offend. Kasi ayun na nga eh. Alam namin, wala kami kasalanan. So sorry pero, na hindi sorry. Correct. In the remote possibility na may kasalanan. Para matigil lang to, sorry na. Po. Diba? Parang ganun para eh. Para matahimik ka na lang. Oo. Oh. Hindi, kung so tinanggap niya ano? Hindi kasi kung sorry yan na hindi kinagat, sorry. Kinagat di, yung ano nila, pain nila. Tinanggap rin na hindi tanggap. Oo nga. Wala naman sorry kaya niya tinanggap eh. Kaya nga, so yung tanggap niya parang hindi rin tanggap. Kasi parang walang sorry eh. Totoo sorry. Wala si TP. Wag mabalik si TP, ano puto lang po yung connection. Provisional permit. Magkakaroon ho ng pasamantalang lisensya. Ang ABS-CBN na manggagaling sa National Telecommunications Commission. Yan hanggang yan hanggang makapagdesisyon ang Kongreso. Kung ibibigay nga ba o hindi na bibigyan ng prangkisa ito ABS-CBN. Wow. Ano daw? So, kasi yung Kongreso... They continue to operate habang Congress discusses... And kung bibigyan passes, o hindi bibigyan. Ano yung... ulit. They're going to discuss... Ano to? Yung provisional o yung extension? Yung hindi. Yung extension ng franchise. Okay. Habang nagdi-diskusyon ng Kongreso kung ibibigay yan o hindi ibibigay, yung prangkisa, yung extension ng prangkisa... Provisional muna. Bigyan, pabayaan mo muna mag-operate. Sige. Sabi ng Senado. Ganon. Ayan. Okay. Well, ang nagsimula hong... pero why? Bakit? Did they say why? Filed... Wala, di ba? Wala. Wala. Just that whereas, ganto-ganto, their franchise is expiring, chuchu, and ano, the application for the franchise has been made. Congress does not have time to this to ano ba yan? Uh-huh. To pass the franchise. Sabi, or well, basta binabara, wala sila ang sinasabi kung bakit. Wala sila sinasabi kung bakit. Pero walo yang pumirma raw na yan. Hindi, walo pala yan nag-file. Resolution authored by Recto Subiri na Grace po, naku. Lito Lapid, nako. Joel Villanueva, nako. Angara, Gatchalian, and Binay. Kita-kita niyo naman sa mga pangalan pa lang. Sa mga pangalan pa lang, alam niyo na. Okay? Ngayon, itong nagagalit daw si Soto. Dahil, bakit kakailanganin pa ng resolution sa House? O sa Kongreso or sa Senate, para itong NTC, bigyan ng temporary permit ang ABS-CBN. Wala ho nagsabi sa inyong kailangan yun eh. Hindi ba? Bakit daw nagagalit sa NTC? Hindi pa nangyari ito dati. Nakailangan pa ng resolution ng Senado o ng Kongreso para mabigyan ng provisional authority. Hindi pa nangyari yan dati. Bakit ngayon kailangan nyo yan? Hindi ho sinabing kailangan niya. Wala naman nagsasabi sa inyo gumawa kayo niyan eh. Kayo-kayo mismo lang ang nagsabing gagawin nyo yan eh. Wala hong nag-file lang ng resolution yung walong magagaling nyong kasama dyan. Yung kaninang binanggit ko. Di ba ang tanong? Di ba dati hindi naman daw kailangan ng ganyan, tapos ngayon biglang kailangan na. Hindi nga kailangan ngayon eh. Hindi, ganun yung reasoning nila di ba? Hindi, wait lang. Okay, wait. Di ba malinaw dun sa, di ba, attorney, dun sa Associated Communications versus NTC, ang linaw-linaw, no franchise,
no broadcast, di ba? Ibig sabihin, if there's broadcast, there is franchise, di ba? Eh ngayon, ang argument nila, nag-expire kunwari yung franchise, na Mayo. Tapos, nag-issue ng provisional authority kunwari, ang NTC. At dahil doon, nag-broadcast ang ABS-CBN. Diba? E di ibig sabihin, if they're allowed to broadcast, then there must be a franchise. In short, the provisional authority ay de facto franchise. Pero ba't din magkakaroon ng contradiction kasi Congress has full power to issue franchises, di ba, attorney? Well, it's not a de facto franchise. Kasi under 576A, allowed siya, di ba, under Section 6. Hindi, ganito pa. Ganito ba yun? I-explain lang natin. May power ang NTC. Okay. Independent of a franchise to give permits. Nandiyan din sa 576A. So, kaya ng NTC bigyan ng ABS-CBN? With or without, ha? And in fact, even if may franchise, hindi ba pambabastos na mas pwedeng i-withhold ng NTC yan? Pwede ba naman pagbabastos sa Kongreso yun? Yes, pwede kasi regulatory body ang NTC. Eh, may, kung walang franchise, mag-i-issue sila ng license? The Supreme Court case... May inconsistency eh. Hindi, ang gagawin lang nila, what the Supreme Court case, oh, it establishes jurisprudence, gagamitin yan ng ABS, ng Solgen as his defense. Pero, in the absence of the amendment of the NTC, nagka-create ka na nga ng controversy. So, kanya-kanyang ano na yan. Stand na yan. It doesn't, ABS can say, in the broadcasting case, sasabihin nila, the facts are not the same. Diba? Sasabihin nila, under these circumstances, ganito yan. Chuchu. It becomes a defense. Pero, yung 576A, hindi siya inamend eh. So, they can also claim that. I mean, the NTC can also claim that. And that is what Senate is trying to make it do. Hindi pa daw nangyayari to dati dahil marami na raw binigyan na iba. Okay, ang problema doon sa ganong reasoning, Boss Conrad, di ba yung Article 7 ng Civil Code? Kahit gano'ng katagal hindi sinusunod ang isang batas, hindi naging katanggap-tanggap yung hindi pagsunod ron. Kung halimbawa, nagising bukas sa executive at sinabi na, sige na nga, implement na nga natin to. Pwede yun. Di po ba, attorney? Yep. So, sabi pa ni Soto, eto. Hindi pa nangyayari to. Dati. Eto bang NTC takot to displease somebody? Of course. Referring to the president. Si Soto, si Senator. Aba, dapat ang NTC sumunod sa Pangulo. Yes, dahil NTC is under the president. Hindi lang yun. Ano gusto nila? Takot sila sa inyo. Ano? Di ba ang sinasabi na, bakit takot ka sa presidente? So issue sila na. Hindi, wala kayo natatakutan. Sa amin naman kayo matakot. Wala kayo nakatakutan. Yan ang gusto nila. Gusto nila, walang kinatatakutan. Eh, hindi naman takot eh. 1 peso budget sila. Pero sa ilalim ng rules, kailangan mo sundin kung sino yung boss mo. Sino ba boss nila? Si Duterte. Ngayon, biglang bawi siya. Pero si Duterte is a wonderful man. Yeah. May bawi Ikabig, si Soto. Parang... May bawi si Soto. Yun ang hindi maganda ron. Ibig sabihin ho, nagkakagulo tayo dito sa baba. May takot din. Nagkakagulo tayo rito sa baba. Ang Senado, nakikipagbakbakan hanggang sa patatamaan pa si Duterte ni Soto. Yung mga nangyayari niyan, lahat. Mag-i-issue ng resolution. Para saan? Para sa ABS-CBN. Hindi ba? Napakalakas naman itong ABS-CBN. Guguluhin tayong lahat na meron silang, dahil sa kanilang problema of their own doing. At meron silang walong senador willing to fight for this. Di ba? Sino ba may kasalanan? Ba't nagka-delay-delay ang franchise na yan? Panahon ni Aquino, nag-file na sila. Ba't hindi nila noong... Ang napakalakas nila kay Aquino noon. Ba't hindi nila noon na... pinursige na makuha yung renewal ng franchise. Diba? At least naka-reserve ka na. Diba? Kahit meron ka pa ilang taon na sa iyong existing franchise, may naka-reserve ka na isa. Kumbaga, meron ka na agad na pamalit. Diba? Ganyan yung principle ng good business eh.
redundancy kung tawagin yan. Mm. Yung iba pa nga, double-double redundancy. Triple redundancy. Okay? Bilang business, kung noon, nilakad na nila yan, di wala silang, ngayon, ura-urada. May 4 ang kanilang expiration ng kanilang franchise, May 4. Ngayon pa lang sila magagagan nito. And then everybody nagkakagulo para sa kanila. Ano klaseng negosyo 'yan? Mm-hmm. 'Di ba? Para sa akin, that's not the way to run a business. Except if you feel na sobrang powerful mo, na kaya mong manipulahin yung buong kongreso para labanan si Duterte. Okay? Explain ko lang kasi merong mga humihirit na kaya hindi nagsistatement si Pangulo dahil nasa Supreme Court yung kaso. Guys, please understand what the sub judice rule is. Ha? It can only kick in kapag meron ng due course. Hindi pa kinikilala ng Supreme Court na may kaso. Pinakomment pa lang yung kabila. May petition, oo. But that doesn't mean that the Supreme Court has taken cognizance of the case. Ibig sabihin, hindi pa natin alam if there will be a ruling, pwede sabihin ng Korte Suprema, dismiss. Sa walang sub-judice rule ngayon. Kaya nga napilitan si Soljen humingi ng gag order. Kasi yung gag order pwedeng bago magkaroon ng due course. Yes. So stop telling me habang the president is not giving a statement because it's sub-judice. Hindi. Si Duterte, alam mo naman ugali niyan . Pababayaan niya kayo magbakbakan muna lahat dyan. Tapos sa kanya sasabihin kung ano yung dapat gawin. Ito naman si Dillon sabi, yan daw resolution, Trixie. Pakinggan mo to. Ha? Yung resolution na yan, kahit na ano lang daw yan, parang expression. Sinasabi ng Senado ang kanilang sentimiento. Kahit ganyan lang yan, magkakaroon daw yan ng some degree of legal stability. Ano daw? Yung authority ng NTC to issue provisional authority, magkakaroon ng some degree of legal stability. Another legal fiction to. Ang husay mag-invento ng ano nito. Ibig sabihin, hindi sila rin naniniwala that there's power for the NTC to issue that. Hirap yun? Kasi kahit si Leonardo Guevara, si Secretary Maynard, ang sabi ng DOJ, pwede i-try ng NTC na mag-issue ng provisional authority granted na merong joint resolution. Pero, mas mabuti na Congress na lang ang maglabas ng batas mismo, para wala nang legal question. So, kahit si Leonardo, ina-acknowledge niya na medyo questionable pa din yung gusto nila ipagawa sa NTC. And besides, why are they blaming the NTC for not doing Congress's job? Diba? Pero ito na, magkakaroon po ng hearing na sa lower house. Preliminary hearing on March 10 and 11. Sa ano na ho yan? Sa isang linggo? Sa house to? Sa house yan. Yan ang sinasabi ng ni Cayetano, no? Mag-hearing na on the bill itself. Akala ko ba? The bill seeking the renewal of the franchise. Hindi po resolution to, hindi circus kamukano sa Senado. This is the House. This is the committee. Ito yung service. Ito yung totoong official work na. Di ba? Kumbaga sa construction, ito na yung groundbreaking. Mm-hmm. Yung sa Senado, yan yung mga ano lang noon. But wait, di ba si... Si Speaker din yung nagsabi na they will not be able to calendar it until after SONA. May statement siyang ganon, binantayan ko yan. Nagbago. Nagbago, bakit? Nagbago na. Hindi naman, nagbago lang. Nagbago. Malamang nagkaroon ng diskusyon, hindi natin alam. Kung ilang milyong words yung gumana dyan. Pero ang sabi nila, ang sabi dyan sa house daw, ayaw nilang maging kamukha doon sa Senate na circus. Circus lang. Kumbaga, kasi palabas lang yun sa Senado.
hindi mo naman talaga aasahan na malalaman mo ang buong katotohanan. Mm. Kaya kung totoo nga bang may mga nilabag ng ABS-CBN yung kanilang prangkisa. Mm-hmm. Eh kasi yan ang issue eh. Di ba? Mm. Eh, at hindi lang ordinaryong paglalabag eh. Ang ginawa, ang sabi ng Solicitor General, ang ginawa ng ABS, lantaran na. Wala nang pakundangan paglalabag. Kahit may warning ng NTC, hindi sinusunod ng NTC. Mm. Sinabi na cease and desist. Sa iba yun, nangangatog na yung mga kumpanya. Pag binigyan ka ng cease and desist order ng kahit na anong government agency, mangangatog ka na. Uh-huh. Ibig sabihin nun, sarado ka eh. Yes. Hindi ba? I know that. Eh, yung cease and desist, ibig sabihin nun sa ABS-CBN. Ibigtas din to siya yung cease and desist. Sabi na ABS-CBN, eh, ano lang yan eh. Ano yan? Pwedeng sundin, pwedeng hindi sundin. Suggestion lang yan eh. Optional. So, tinuloy nila yung kanila mga money making. Bahay talaga. Pero hindi ko alam kung ano. Kasi doon sa Senate hearing, sinabi ni ni Comlial Cordova na parang 200 pesos lang yung fine. That's not true. Hindi totoo. It's 1,000 to 10,000 pesos and you can impose it per day. Aha. So may mga kulang talaga na lumabas dun sa Senado. Ay, hindi nga eh. Kaya nga alam natin palabas yun. Yung mga tanong lang, may violations ba? Wala po. Wala po, may CDO. Eh wala na nga. Hindi na pinalab ng mga senador. Galing talaga pag may defense counsel. Hindi ba? Pero dito daw sa House, ang punto ni Cayetano, hindi naman kami magiging ganon. Hindi magiging circus. Mm. Dahil lang kanilang ang hearing na to, tukol na doon sa mga prangkisa. Mm. In other words, parang ganito yung nakikita ko, Trixie. Mm. Medyo technical ang lalabas dito. Mm. Paano technical po? Medyo technical na ang lalabas na hearing sa House. Like, halimbawa, yung mga violations. Maglalabasan na yan, ano yung mga batas na ginawa nyo, yung mga... Kasi yung violations sa ABS-CBN... Eh, paano kung may abogado din sila dun sa committee? Ayan ang problema natin. Ano yung TV? Ano yung TV? May trivia ako. Habang pinag-uusapan yan, yung franchise na yan, gusto ko lang yung i-remind in other news, 300 plus million na cash na dollars, di ba dumante na iya? Nabanggit ko lang po. Sige, tuloy na lang yan. Okay. Positioning yung... Hindi, kasi ganito yung problema ng ABS-CBN eh. Bago na ngayon ang technology. Diba? Mm. Yung kanilang prangkisa na free-to-air, kumbaga, sa era ng mga... kung ilalagay mo sa telepono, yan yung di-dial pa. Ganyan. Hindi ba? Okay. Kumbaga sa music in sa pakikinig ng music. Yan yung iniikot mo pang ganyan, meron ka pang gramophone. Gramophone, meron ka pang ganon. Ngayon mga ano na eh. Ha? Ngayon na sa cellphone makikinig ka na. Ngayon yung telepono mo hindi mo na kailangan i-dial, utusan mo na si Siri dial mo. Diba? Yung kanilang prangkisa, free-to-air, na napaka wala na luma. Wala na sa technology. Nabago na ang technology ngayon. Wala pa nga. Ano yung prangkisa na hihingin nila ngayon na renewal? Yung isang franchise na covered lahat. Siyempre, yun ang kanilang gusto. Diba? So, example lang yun na sinasabi ko kung bakit magiging technical ang hearing nitong franchise na to. At kapag ganyan ka-technical yan, tatagal. Hindi aabot, hindi nila makukuha yung deadline na May 4. Ay, wag ka, sir. Hindi nila. Ay, magpahan tayo. Kakayarin nila yung deadline na yan, sir. Pero para sa akin, masyadong ano yan eh. Masyadong, it would have been a cleaner strategy or tactic na yung scheduling ng first hearing later pa. Kasi yung haharapan mo ang ABS, haharapin mo yung executives, pababalikin mo sila ng pababalikin, pinapatagal mo ng pinapatagal, that's even more obvious. Hindi, pero yung ano daw, May 10, ganito Jonat eh. March 10. Tama-tama na. March 10.
parang ano lang yan, mm-hmm. welcome everybody and everything kaya. Wala dyan yung bakbakan. Wala pa yun. Wala, kasi ang gustong gawin ng house, lahat ng interested parties, mag-submit kayo ng position. Pag-aaralan ng committee yun, kaya sa May pa, mabubukas lahat yan. Sa May pa yung actual hearing. Yung March 10 na yun, ano, pwede, submit, pwede. Submit your position paper. Ganun lang yun. So in the meantime, they look like they're doing something. Kumbaga sa karambola, yan karambola. Yung... Hindi sinasabi mo palang, we're on YouTube and Facebook. Intro. Pasakali mo lang yan. Intro. Ang sasabihin nun, chairman doon, welcome everybody who are present. Okay. Okay. Kayong, ano, we recognize. Oh. Ayan. So wala yung bakbakan. Would you like to make a statement? Yan. Ganon. Ganon lang. Ganon. Para nung ma-avoid yung circus, makamukha sa Senado. Ang gagawin nila, position paper. Oo. Oo. Eh, siguradong mas lalo magiging see. Technical yun. Kasi yung mga cable, small cable operators, magbibigay ng position niya. Siyempre. The telcos, magbibigay ng position niya. Kasi nga, cable operators. Ang mga business ngayon na ganyan, ang television broadcast, ang cable operation, ang telephony, iisa na lang internet, iisa na lang yan. So, lalong magiging technical talaga yan. Napakatagal yan. Hindi, tsaka ano yan? Kaya kailangan na resolution sa Senado para kasi ngayon pa lang mag-operate. Hindi, tsaka titignan din nila. Sasabihin ng chairman dyan na committee secretary, how many bills have been filed in behalf of ABS-CBN? Sir, there nine. Okay. We have to consolidate these bills. What are these bills? So, di kayo ba masaya niya? Read the title of the bill. Something like that. 1, 2, 3, 4, etc., etc. Lahat ng mga nag-file na yan, alimbawa, 9 members of Congress nag-file, they will have to defend their bill. In other words, they will have to introduce their bill. Mm-hmm. Alimbawa, si Tita Baby, Arenas, Deputy Speaker, so sabi niya, okay. Mr. Chairman, this bill, etc. The features of this bill are the following, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, why am I saying this, etc. Why do I need to sponsor a bill like this? Ganon! Ganon. Diba, Jonathan, 7-week recess ang Kongreso, diba? Tingin mo doon sa 7-week recess na yon, May na. Ang bukas ulit nila. So, aasahan natin, baka May na matakil ito. Pero isasubmit yung mga position papers sa Marso. Next week. Tingin mo doon sa 7-week recess ng mga congressman, babasahin yung mga position papers na yun? Tingin mo? Hindi lang yun. Pag-aaralan nila yun. Malaki-laki problema. Ang gagawin ng chairman dyan, May flash report tayo. But so, si Kobe Bryant. Happens in threes. Ngayon si... Si Archie. PNP chief. Wala pang reported fatality. So, standby tayo. Dinala sa ospital. For additional reports. Kung babalik ang karambola, ang oras natin, 8:35 ng umaga. Karambola! WIZ. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola. Umaga. Karambola, kasama pa rin sa impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, ating Vina, RJ Nieto, also known as Thinking Pinoy. Ako po si Pixie Cruz, Angeles. Dito si Jonathan, tatarangin ko. Ano ba chismis dyan sa house? Ba naman? Like in all political organizations, siyempre, marami. May bakbakan. Continuing yun. It started before even the House, convened, di ba? The 18th Congress. Has always been. Ganon. So, kanya-kanyang ano yan, maneobra. Teka, crime ba na magpag-usapan nyo na kung gusto nyo tanggalin ang House Speaker? Of course not. Hindi, of course. Eh, bakit
they're trying to make it appear na napakalaking kasalanan. Hindi, You know who you are. Kayo mga co-platters. Para bang yung co nila, ano to eh, nila Trillanes. Hindi naman ganun yan eh. Ne, it is ah, diba? Oh, kasi tayo yung mga ganun. Ay, yung mga yon kinukulong. Yung mga nagkukuha sa house, hindi kinukulong yan. Pinapalakpakan pa nga yan eh. Oh, naalala niyo yung sigurado yan. Ano yan? Dalawa yan. It is very possible na merong mga galaw-galawan. And then ito, it is also very possible na yung galaw na yon parang holy dap. Ito, yung kaibigan mo. Si Congressman Lito Atienza. Yan daw kuna yan. Eh, gawa-gawa ni Cayetano yan. So that he can claim all positions vacant in the House. And therefore, he will call for a new election. And it's designed for Cayetano to win. That's a way to get rid of the term sharing agreement. So it makes sense actually. Yan ang sabi ni Lito. So Buhay not, Rep Lito at so ganito, parang pero alam naman to si Lito, hindi nagpipigil ng ng bibig ito, di ba? Kung ano yung alam niya, sasabihin niya. Worthy opponent yan si very possible. So, i-recap natin ah. Okay. So, dubious yung accusation na si Lord Alan has instigated a coup when he just has to wait it out kasi. Tama. For October or November. Hindi logical. That's not what you're saying. Na magkuku siya with so many months to go. I mean, pag yung coup, magbabayad ka pa. Or, excuse me, mangangako ka na. Okay. Mag-iikot-ikot ka. Huwag naman bayad. Ikaw naman. Masyado malakas yung salitang bayad. Nag-ano naman ako. Meron kayong incentives. So may incentives na lang. Incentives na lang. Huwag naman maawag ng bayad. So, tapos, so, that's why yung last statement ni Speaker is, sige, well, they'll drop na daw all talks of the coup. Basta aminin ni Lord Alan na siya yung instigator ng coup. What for? Para hindi halata yung kanyang bagong scheme. Retirement plan. Yung kanyang scheme para mabuwag na yung term sharing agreement. So he needs to point to Lord Alan. Magkakaroon ngayon ng di ba? Nang solid na evidence. Then, syempre, pag umamin si Velasco. It makes sense. Uno argument, diba? Kasi daw kahapon, si Cayetano, sinabi niya, hindi na matutuloy yung shake-up. Ibig sabihin na shake-up, yung pagtanggal ng mga committee heads. Kasi may tinagal na siya na dalawa. Hindi na raw matutuloy yun, yung mga pagtanggal niya ng mga kakampi. Nitong ni Lord Velasco. So, reinstated na to the chairmanships. Hindi. They will still be, yung dalawa, si Bot Doyle. Tuloy pa rin. Tuloy yun. Doyle at Chon. Yung mga iba yung iba. Si Lia Chon natanggal. Lia Chon sa kasiungap. That still remain. Pero sabi na report na yun daw aalisin na hindi na rin matutuloy yun Ewan ko ha. Tingnan natin sa mga susunod na araw. Yung iba yan tinanggal. Ginawa na lang yun daw pagtigil nung shake-up. Yung pagtigil nung replacements. Na sa mga congressmen, ayon sa mga sabi-sabi, yun daw yung sinyalis na nag-fizzle out na yung coup. Yung coup. Well, ang coup na ibig sabihin nito, yung coup ni Cayetano. Ni Cayetano. Si Cayetano. Dahil ang coup niya rito, mawala na yung term sharing agreement. Okay. So, hindi na matutuloy yung committee shake-up. Ibig sabihin noon, hindi na rin tuloy yung tuloy na rin yung term sharing agreement. No, it is also very possible na may mga doon, may mga, kasi may bangayan Okay. Between Lord and not between them. Pero yung mga supporters kasi may mga nangyayari sa house. Okay. Tungkol nga sa not about the term sharing but about other things tungkol dun sa you remember mayroong issue tungkol dun sa congressional allocations. So may mga issue tungkol diyan. May mga nag
parang nagagalit dahil bakit ganito, bakit yung iba ganito ang nangyari, bakit kami wala. Parang ganong klase. So may mga ganyan na mga issue. The other thing that is brewing up right now is this has everything to do also with a possible shake-up in the cabinet. So mayroong mga kasi nakasalang na mga initiatives coming from mga bills, etc. and everything. One of which is yung tungkol nga dito sa issue ng yung vaping. Mayroong kasing executive order si Presidente na bawal. Na bawal ang vaping. But tapos siyempre magkakaroon ng bill tungkol dyan, etc. and everything. Malalaki rin yung operasyon tungkol dyan. Kasi if you're talking about yung entry ng vaping, billion din yan. Billion ang... the market is growing. Of course. Worldwide. Worldwide. Oh. Okay. Eh, siyempre, meron tax implications yun. So, may mga ganyan. May mga kanya-kanyang interest. May kanya-kanyang interest yan. So, may mga nangyayari sa... So, aside from the franchise, meron tungkol... Kasi these are the prerogatives of the house. Mga batas. Mga batas. Taxes. Taxes. Sa house siya. Budget. Budget. House yan. Kung nakikita mo yan. Tapos... Siyempre, dun sa House Electoral Tribunal, there are, I understand, 36 contests that are being determined right now. Ibig mo sabihin, wala pang nakaupo? Hindi, may nakaupo, pero may mga ano. May mga challenges. Challenges. So, if you are in the House Electoral Tribunal, medyo maganda, malaki ang ano, impluensya mo. Kung ikaw ang ano, kung ikaw ang chairman ng House Contingent. So, gusto mo yung committee na yan? Siyempre. Sought after yan. Sought after yan. Franchise sought after. Sought after yan. Yeah. Ways and means. Sought after ways and means. Appropriation. Sought after yan. Mga ganon. So, may mga issues na ganyan. So, in addition ngayon, kapag umupo si Lord, mababago yung mga committee na yan. If you remember, may sinabi si... alam ko na ang what you're driving may at. May sinabi si Alan. Sinabi niya, ako... I will accept whatever the members will ano. Pero ang usapan natin dapat ako lang. Yung mga iba, they should stay. So may mga ganyan. Hindi na nga ako raw si Lord na sa term sharing, pagkatapos nung term ni Alan, pag upo ni Lord, wala siyang gagalawin sa mga committee. Nangako siya? Nangako daw siya. Yun nga. Yun ang claim ni Cayetano. Si Cayetano. Naliwanagan ko yung sinasabi mong may mga galaw pala sa committee. Importante yun. Ayun. Importante. O walang galaw to ha. Kasi kahit hindi ka na speaker, may influence ka pa rin. Siyempre. Dahil ikaw ang naglagay. Doon sa position. Doon sa committee chair. So, diba? Pinangungunahan na ni so, may ano, mga ganyan. May mga ganyan. Nangako ka, ganito. Mga ganyan na workout. Tapos, kung baguhin ni Lord Alan, idol siya kasi wala siyang isang sarili. Diba? Nangako ka. Magagalit yung committee chair. Yes. Ang usapan kasi dyan, silang dalawa lang magte-term sharing eh. Kasi si na Martin, siya tuloy-tuloy siya 3 years. Yes. Majority leader. Majority, okay. Eh, paano yung mga ibang committee? Nakalagay na. Kaya nga, di ba sinasabi doon na hindi, sasabog ang trabaho natin kasi kung magpapalit ka, it will take another 3-6 months before the new committee can work out things, etc., etc. Kasi siyempre, mayroon learning curve, etc. Tatagal. Hindi, tsaka mawawala yung influence ko. So, yun mga... mahalaga yun. Yun ang mahalaga doon. Yun ang mga lumalabas. Kaya yan, masalimot yan na merong ano. Pero meron din daw nangyayari sa Senado. Meron din. Pumunta daw si Villar. Kasama si Bato. Kasama si Bongo. Si Marcos. Si Pia Cayetano at si Tolentino. Pumunta sila kay Duterte. Okay. At humihingi na ba tanggalin na raw si Soto as a Senate President. Well, so may mga ganyan.
Mi, ano kasi yan eh, you have to understand. We are in the middle. We are at mukhang ang gusto nilang maging pinuno eh si Villar. We are in the last two years of this Congress. Okay. And of course of the President. Okay. Diba? So may mga ngayon pa lang ano gusto na pumusisyon. May mga ano na yan, galawan, kumbaga. Pero nagulat ako doon ha, si Cayetano Pia. Ikasama doon. Hindi kasama talaga sa grupo. Really? Yes. Ah, kasama talaga siya. Kaya mayroong ganun. Oh. So may dahil ako maintindihan ko si Bato. Bongo, Bato, si Amy at si Tolentino. So may marginal ano pa rin support. Remember yung statement ng Hugpong the other day? Ina-underscore nila yung position nila with the president. Yes, of course. Ano, para basagin yung myth ni Cayetano that he is there at the pleasure or at the request of the president. Kumbaga, yung pagsispeaker niya ay dahil siya yung gusto ni Pangulo. And hindi ba nilakad niya yun? Yes, we know that. But yung project niya, di ba, yung narrative yung dating niya sa malakas ako kay Duterte. Hugpong, put that clarify that. Teka muna ha. Ito yung position namin. Ito yung position ng presidente. Ang position nila, kailangan yung term sharing. Kaya kailangan pumunta si Senator Pia to make it appear that she's still strongly aligned with the Duterte faction. In the Senate. Yeah. Wow. Consolidation ang tawag dyan. This is getting to be interesting. Huh? Sobrang interesting. Okay. Yung ano naman, tukol dyan sa money laundering. Isa ho yan sa malalaki issue ngayon bigla. Alam mo magkano lang yung September to Feb? 370 million dollars. Mm. Ang transaksyonin natin in dollars by the tens of billions of dollars. Transaksyonin. Kumbaga napakaliit dito sa total. But ngayon, laki. Lumaki na yung issue. At sinisisi na si Duterte. At naging result na itong laundering. Ang money laundering ho, panahon pa ng Kastila, may money laundering na. Sinisisi siya ngayon dahil merong money laundering. Alam mo kung ano sinisisi? Ang policy ni Duterte. Masyado raw malambot sa China. Wow! So, pero nung malambot tayo sa US, walang nagre-reklamo? Hindi nga eh. Senator Gordon yung nagsasalita. My bad. So, hindi, tinatanong ko nga yung sarili ko, saan ba senador to? Sa Amerika o dito sa Pilipinas? I think... lahat na lang kinunik sa China eh. Yeah. Hindi ba? Kailangan eh. Alam ko, maintindihan ko kung senador sa US. Talagang may mga anti-China rhetoric yung mga yan, ano? Inaasahan mo. Pero dito sa atin, parang a headline. Gordon, ibig sabihin siya nagsalita, impossible for Duterte not to know money laundering by Chinese. But you notice the language? Money laundering by Chinese. It's as if... special sila. Oh. Impossible daw na hindi alam ni Duterte yan. Ikaw nga, yung ngayon mo lang nalaman yan eh. Kundi lang sinabi ng Bureau of Customs sa'yo eh. Pero alala ko lang dun sa mga nakikinig. The reason na madali para sa mga politiko natin na gamitin yung Chinese is kasi meron talaga tayong history of discrimination against them. It's always been. Ever since... Parian, etc. Sangli. Since Limahong. Limahong, galit na tayo sa Encik. Kaya nga yung Chinatown, yung binondo na sinasabi, dati bawal sila pumasok sa Intramuros. Ang siyudad noon ng Manila ay Intramuros. Okay? So doon lang sila sa labas. The first Parian was inside Intramuros. Nakasegregate din sila. So, eventually they got around to thinking na bakit nandito sila sa loob, sa labas. Palabasin until umabot sila yun dun sa area na Mehan Gardens. Yes. Yun yung under the canon
Sado. Kasi nakatutok yung mga kanya ng ano, ng Baluarte de San Diego dun sa kanila. Sa Mejan Gardens. Sige, manggulo kayo. Parang tapos ganun. After na massacre sila, pinatawid sila into what is now Binondo. Binondo is called the last Parian. Binondo is still ano, that's why may Chinatown tayo doon. So, and that is evidence of a long-term racial discrimination against them. Kumbaga, ang point ni Gordon, para bang tinotolerate ng Duterte administration yung money laundering. Pasok-labas ng mga pera. Kasi noong September, parang nireport siya ng customs. Noong September, wala pang aksyon. Para mo nalaman na walang aksyon. At saka anong aksyon ang dapat na gawin? Oh, yeah. Eh, diba? Hulihin si Rodriguez. Hindi, ganito. Ano namang offense ng tao? Kaya nga. Dinideklara niya yung dollars. The question is, pwede ba magpasok ng million-million na dollars? Pwede. Pwede. Declare mo. Kaya nga eh. Kaya declare. Ba't di mo nalang tanong, ba't di mo, kung nalang sususpet sa ka, ba't di mo nalang itignan, ito, mayroon listahan ako. Nasaan kayong mga tao to? Kasi ang deklarasyon mo, nagdala ka ng pera dito para mag-invest. Mm. Saan yung investment mo? Hindi, foreign exchange daw yun. Kasi sa foreign exchange, kailangan mo kasi-kasi dyan eh. Okay? Halimbawa, Pilipino, biyahe. Pupunta ka sa money changer. Oo. Bidala kang piso. Ang ibibigay sa'yo noon, cash in dollars. Mm. Okay? So yung mga ganyan, hindi pwedeng bank to bank. Kumbaga, ito yung tingi. Yung amount na 370, pwede ko maintindihan na pang tingi eh. Ang dami kasi lumalakad na Pilipino, lumalabas eh. Mga OFW nga, babalik dito yan, bibili. Ipapalit muna nila. Diba? Yung kanilang dollars na dala. Pag hindi naubos, diba bibili ulit ng dollars tapos lalakad. Okay. Diba? Ganun eh. It's a daily transaction. So yung 370 from September to February, sa isang tao na taga-supply ng mga money changer, pwede. Okay? But the other possibility, sinasabi ni Salceda, pwede rin gamitin niya panlagay. Kasi cash ang lagayan eh. Hindi pwedeng cheque o hindi pwedeng bank-to-bank. Cash yan. Yan. That's another possibility. But for this to become a huge matter of China policy, it's beyond me. Hindi ko maintindihan kung bakit pumasok sa isip ni Gordon yun. Meron daw nagtanong, alam kaya ng presidente to? Alam niya yan. Sabi daw ng, may nagtanong na reporter eh. Alam ba ng presidente yan? Kumbaga, ano implication nun? Alam ba ng presidente yan? Parang, kasabwat ba siya? Hindi ba? Kasi kung alam mo at walang aksyon na nangyayari, malamang kasabwat ka. Yun ang implikasyon ng tanong na yon. So ang sabi daw, ang sagot daw ni Gordon, lahat ng impormasyon alam ng presidente, so alam niya yan. Oo nga, so? So? Di ang implication nung tinotolerate ni Duterte. Kasi, because of his soft policy on China. Hindi, under the law. Kailangan ba hard policy tayo sa China? Hindi. Unang-una muna, ano ba ang policy natin pagdating sa pagpasok ng dollars? Open. O yung pala eh. Liberalize tayo. Hard or soft ba yung policy natin on the entry of dollars? Hindi yun nga eh. Walang kaso yan. It's an open policy. So, kung liberalize na tayo eh. Kung nagpasok dito ng ano, tapos nag-declare ka at lahat, alam mo naman pala na traitorous ka naman pala. Bawal ba yun o hindi? Hindi bawal. Anong naging soft doon? Kaya nga hindi makumpiske. Kaya nga. Deklarado. Otherwise, kinumpiske. Di ba? Kung hindi ka nag-declare more than $10,000, delikado ka. Pero kasi, kaya kailangan i-report ito dahil nasa mata tayo, may binabantayan tayo nung what do you call that group? Trixie Now. Yung sa money Anti-Money Laundering Council. International. May anti-money laundering ano. Nasa watch list tayo. Again? Yeah. Or still? We have to amend the law. Para mawala tayo ron. In-amend na nga yan eh. Matagal na. Kailangan i-amend uli. Correct. Meron pa kailangan baguhin. Nadoon tayo eh. So,
kaya ni-report siya ng BOC. Otherwise, it's a legal transaction. Mm. Kung illegal yan, eh, dapat eh... Kinumpis ka yun. Kinumpis ka na yan. Kasi eh, sunod-sunod na yan eh. Eh kagaya nung kay Risa. Oh, ito, ang ano nyo, dyan sa Pastillas, karamihan dyan yung mga Chinese fugitives o kaya pogo workers, etc. Yan, inaano nila. Ano yun, isa yun. Sinasabi nila yung pogo yung nagmamani-laundering? Hindi, ano muna, meron muna, hindi, kayong Bureau of Immigration, ganitong ginagawa ninyo, pinapag-ano, tinotolerate nyo kasi soft ang policy natin sa China, tinotolerate nyo itong mga ito. Number two, yung tungkol dyan sa mga pagpatay, sex, etc., etc., another instance na kayo ay soft sa China. So, pag ganun yun eh. Dahil pogo, may pogo. Pogo, itong pogo. Pogo ka, kasi soft kayo soft sa China. Tayo, China. Mm-hmm. Tsaka yung pogo daw ngayon, kasama na dyan money laundering. Oo. Oh. Mm-hmm. Ha? Teka, paano kaya? Yung kita rito ng internet. Papa, hindi ko malaman. Dapat palabas sa money laundering nito mga pogo eh. Oo nga eh, di ba? Para hindi sila magbayad ng taxes dito or mababay declaration ng taxes. Bakit nila ipapasok yung pera? Kung pogo. Kung pogo, ito para sa pogo itong mga dollars na to. Kung ako may operator ng pogo, ba't kailangan ko ng cash dito? Eh, ang mga babayaran ko nasa China. Yung mga nanalo. Diba? Bakit papasok dito yung dollar? At saka bakit cash? Eh, pwede naman bank-to-bank transaction. Yun na nga eh, di ba? Kumbaga, maipilit lang na si Duterte may kasalanan nito. Yeah. In aid of elections kasi. Pwede. Nangangamoy election na nga eh, di ba? Eh, hindi pa tapos to si Gordo. Pwede pa siya mag-senador. Or he can run for higher office. Meron kasi akong kakilala. Na kasi, di ba? May sabi. Ano sabi sa'yo ni Dick? Ito kwento lang. Huwag ka tumakbo. Bakit? Bakit ayaw kong patakboy ni Dick? Kasi wala raw akong panalo. Sabi. Eh, sana sinabi mo kay Dick. Eh, ikaw, ba't ka tumatakbong presidente? May panalo ka ba? Aray ko, sakit naman magsalita nun. Natahimik kayo, no? Hindi, kalaban niya si Aquino noon eh. Di ba? Tumakbo siya. At that time. Villar, Aquino, yung mga naglaban. Lacson. Eh, yung mga perennial presidentials eh. Ah, hindi. Si Lacson pala. Kalaban si FPJ. FPJ. Sana magbabalik ang karambola. Ang oras natin, 9:03 ng umaga. Karambola! Sa DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Pagbabalik ang karambola, kasama pa rin sa himpilan, Conrad Banal, Jonathan Daricosi, Titi na sa linya pa ba? Okay, we'll see if makakabalik si Titi. Ako po si Tixi Cruz Angeles. Patrol number 7. Si Larry ka dun ho eh, ano eh, nag-birthday party yan eh. Si may update tayo kay Patrol number 7. Patrol number 7, si Deputy Chief Archie Gamboa ay conscious naman na ma-pull out sa chopper na nag-crash doon sa lugar na San Pedro, Laguna, no? At napagalaman mula sa Philippine National Police na meron pala kasama siya mga general, no? Actually, pito sila ng mga pasahero ng chopper. At kasama ni Gamboa, si General si Bernard Banak, yung spokesperson ng Crami, Philippine National Police, General Ramos, General Magaway, at yung mga piloto ng chopper. Sila ay pinala sa Westlake Medical Center sa lugar din ng Laguna at ginagamot doon ang sinasabing sugutan yung iba. Ang narinig daw muna kay Archie Gamboa, agad din pinanong kumusta yung mga kasama niya nung siya ma-pull out sa shutter at tinatanong doon kumusta kondisyon at sabi-sabi silang pinull out at nirescue at dinala sa hospital para sa treatment. Ang naturang si Deputy Chief Gamboa ay mayroong official passing na dinalo sa nabanggit na lugar. Bago maganda itong incident, sinasabing sumabi ko pa rin ng chatter bago ito mag-crash sa dabanggit na paprobinsya. Kaya din ang sinasabing sa report na sumabi ni chatter ni PBCP yung wire at pag-alis ng lateral compound San Pedro, Laguna. Kaya sa HPG, Police Regional Office 4,
papunta sana sa Camp Vicente Gym para sa schedule the visit doon at bago mangyari ang aksidente. Hindi sa Patrol 7, Gino sa nangulat sa akin. Jill, teka, Jill. Ito ba yung isa sa mga bago? Jill, bagong chopper ba to? Wala pang background eh. Actually, pati si PIO Chief, si Bernard Barat, tinatawagan namin, hindi sumasagot. Siyempre. Eh. Kasama siya ba? Pero, kasama siya, injured din si Alex Fox? Kasama siya eh, oo. Tawag ko ng tawag, hindi sinasagot si telepono. Usually, si Barat, kapag tinawagan mo yan, sagot agad yan. Pero ngayon, wala eh. Si, ano, si Deputy niya. Si Deputy niya nasa Karami ngayon. Hindi siya makasagot sa, ano niya, sa telepono si Bernard Barat. Yung ano, yung chopper anong pilots, anong ginagawa PNP nila din? Sa Laguna? Merong visits. Maybe. Sa mga kampo. Jill, PNP din yung chopper pilots, yung dalawa? Wala pang ganun information. Sinasabi yung dalawang, may pinaw pong kasama ang dalawa. Sa mga wounded na mga ka-wounded. Hindi naman sinabi kung gano'ng kalali ng wounded niyon. Sinasagotan din daw. Ang magandang balita, conscious si, ano, si, yung, ano, si PNP Chief Gaboa. Nakapagsalita pa ito ng ipulaw sa chopper. Tsaka yung iba, at sila ay ligtas lahat ng mga ipulog sa helicopter at walang nangyaring mas malala. Okay lang yung ano, nailabas sila ng safe yung mga elemento ng Pilipinas Peace Force ng PNP Chief at si Gamboa. So yung mga additional panitali, ibibigay ko sa inyo ito sa Patrol 7, Giro sa Lagol sa Pinoso Grace. Salamat kay Putol number 7. Yung father ko started out as a chopper pilot for the PC. Ayan. Sa Philippine Constabulary bago siya nakuha na student officer sa student Blue sa Blue Diamond ba si fatherhood hindi si combat eh. Combat. Mas mabigat 'yun. 'Yun yung ano, sila yung nagre-rescue. Kaya love ako ng mga Marines eh. Ayan. Kasi siya yung nagre-rescue ng mga Marines noon sa Sulu tsaka sa Sambuanga, Cotabato, nung time ng MNL. Naalala ko yan. Nung reporter ako, matagal na panahon na yon. Kasagsagan ba nung secessionist movement sa Mindanao? Mabigat yun. Pag nagko-cover ako doon, sumasakay ako sa military airplane, kinakabahan ako. Siyempre. Eh kasi open, eh. Target na. Target kayo, totoo yan. Eh wala namang commercial na available. So paano ka magko-cover? Hindi ba? Andali-dali. Tsaka open yun, open. May parang may ganun dun sa kabila. Yung mga islander, na gapuno lang ng yugan lipad. Ganun lang, kababa. Ang gagaling ng mga, magagaling mga piloto natin. Magagaling ng mga piloto natin. Kaya pinag-aagawan sila pag international, eh. So, kasi yung combat conditions na isipin mo, lilipad ka sa ganun, babariling ka ng kalaban, lalanding ka para mag-pull out ng wounded. Tinatanong, ba't ang baba ng lipad? Kasi daw landing na siya. Tsaka pag mababa ng lipad, mas konti lang yung target mo. Kapag nasa ilalim ka ng mga puno, di ang konti lang daw ng view mo nung eroplano sa saglit. Correct. Samantalang mataas, medyo mahaba-haba yung ano. And lucky, wala kang walang interference, walang visual interference. Ito meron. Nag-iisa siya. In this case ba siguro medyo mababa yung pagkaano. Hindi, kasi galing sila. Pataas eh. They were leaving. Eh. Palis na sila, sumabit sa kuryente. Alam mo, marami aksidente yung ganyan sumasabit sa kuryente. Yung Stevie Ray Vaughan, isang sikat na blues artist sa US. Ganyan siya namatay. Sumabit yung buntot ng chopper. Sumabit sa kuryente ng poste. Liliyab. Lumiyab. Siyempre. Ano yun eh? Nagkaloko-loko eh. Uh-huh. Well, eto sa COVID-19, ang ngayon ho, ang tinitignan na sa buong mundo, siyempre, tuloy-tuloy pa rin yung precautionary measures. Ano? Of course. Yung, halimbawa, yung quarantine, mga ganon, para matigil ang pagkalat. Tapos yung research on vaccines. Research on the virus itself kung paano ang mga publiko alagaan ang sarili nila. Maraming ganon. But at the same time, pag-uusapan ho ng mga developed nations, rich nations, yung economic impact. How can we recover? Nandito na tayo ngayon sa economic impact. How can we recover from this thing? Okay, malaki ho. Malaki ang ikanami.
we know some countries like Australia, US, ang pinaghahandaan nila dito sa COVID-19, pandemic na. Ganun na sila maghanda. So they're preparing for the worst. Okay. Mm. Eh, samantalang tayo, syempre, medyo kampante tayo. Sabi nga ni Duque, wala pang confirmed case sa Philippines. Nang local transmission. But the problem transmission. The testing. Marunong ba tayo mag-test? Yun. So we don't know. Yun yung problema natin sa DOH is that up to now, they're not telling us kung may testing kits na tayo. Binigyan, nag-release ng pera ang presidente for the DOH to combat COVID. And number one yon yung purchase ng testing kits. Siyempre. A month ago. Eh baka wala pang lumapit na ahente. Diba, January pa lang naging issue na to. Di ba yung sinasabi nila, all the tests, they still go to Australia. Tapos biglang nag-announce si Duque, nakabili na po tayo ng mga testing kits. Yung pala, yung nag-arrive, yung ano parang reagent lang, hindi pa daw kompleto yung testing kit dahil walang mabili. Patay. So useless. Asan yung pera? Bili nila. Naka-park. But my point is, bakit kayo bumili ng just one aspect of the testing kit? Hindi nyo pala makukuha yung buo. Oh. What are we going to do with that? O sige, i-set aside natin yung potential violation ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act or plunder, then we still have no practical testing. Practical na lang. Aanhin mo yan kung hindi kumpleto. Oo. Hindi ba? Aanhin mo yung jacket na walang kanang manggas. Oo. Eh, di ba? Giniginaw ka pa rin. Pero bibilin mo pa rin. Correct. Eh, di ba mukha ka naman stupido nun? Eh, hindi yata scared si ang DOH na maging secretary na maging gano'n. Oh, ngayon, dito naman sa tourism, mahigit sa 40% na raw ang bagsak ng international, ibig sabihin, foreign tourists traveling, coming to the Philippines. Noong Pebrero pa lang yun, ha? Noong Pebrero, mahigit sa 40%. Eh di mas lalo na siguro itong Marso. Kaya lalo na nating asahan na lalong babagsak. Kaya ang pinopromote ngayon, domestic. Domestic. Ito, maglalabas daw ng 6 billion ang Department of Tourism. Okay. Para labanan yung coronavirus, yung epekto ng coronavirus sa ating tourism. To promote domestic tourism. Pero ilalagay yung pera, mga 3.8 billion doon sa 6 billion na yun. Ilalagay sa infra. Diyan sa mga tourist spots. Pero kung ano walang turista, kung walang turista, but... Tsaka, how suspicious? Infra? Infra daw. By putting in infra, magkakaroon tayo ng turista. Upgrading secondary airports to handle night flights. Domestic tourism. I get it. But dadami ba ang turista natin? Hindi, domestic. Ano yan? Ano? Kasi mas ang domestic kasi dapat mas tourism. I have a problem with the math. Okay? Walang foreign. So mag-aano tayo ng local. We're expecting more local tourism, kaya tayo nagdadagdag ng infra at night flights. The reason we're putting in local tourists is to make up for the balance na yung mga foreign tourists wala. I agree. So since hindi natin alam kung madadagdagan yung tourism, nagpre-prepare tayo for more tourists because we're addressing the problem of less tourists. Hindi, kasi ang chief of logic nun. There's something wrong with the equation. Ang sinasabi lang ni Secretary Berna dyan, to make this this spots accessible, etc. Tapos at the same time, bibigyan ng assistance yung mga areas na yan para pagpunta doon ng mga turista na expected, kalimbawa, magkakaroon ng mga bagong packages. Magkakaroon ng discounts, etc. And everything. Okay. Tapos, magkakaroon ng mga areas na dati hindi napupuntahan dahil hindi accessible, lalagyan nila. Yung night flights. Ang tingin ko rito, Trixie, yung 3.8 billion na yan, hindi kasama yan sa anti-COVID
sinabi niya lang yan para lumaki. Dating kasama na yan sa tourism budget nila. Mm. Ah, this is their budget. For the infra. Yes. Okay. Yes. Ang totoong anti-COVID dito, yung 2.2 lang. Na yung package. Ah. Pero nilagay niya 6 billion para... Para mukhang special lang. Very impressive. Very impressive. So this is PR. Tingin ko. With bad math. Tingin ko. Kasi yung for... Doon sa, sa 2.2, 400 million doon. Mm. Eh, ano pa? Para sa mga local government. To develop master plans for tourism. So magkano na lang natira sa'yo? 1.8. Yung 1.8 na yan... To develop master plans for tourism? For tourism, bibigyan. Isasubsidize din na yung local government. COVID-related ito? Sinasabi. They have to have master plans for tourism. With or without COVID? Yes. Tuloy yung programa na yan. Sa kumalasang palad ng ating DOT Secretary. That's what I'm saying. Talaga yung alam ko when it comes to culture. Okay. Ito ba? Ito nga. So yung kanilang 225 million for international events, market development, ayan ang mga soft. Soft. Kasi kumbaga sa ano, may hard eh. Ang hard dyan, yung infrastructure and everything. Yes. That's already in place. And that is yung planned. Mga soft na to, yung mga content creation targeting emerging countries. Akala ko ba may COVID? Diba? Kahit mag-target ka ng ng emerging markets in other countries, hindi pa rin sila makakatrabe. Because of COVID. 420 million new domestic travel campaign. Yan. Ayan, okay. Yan ang mga Agree. Soft yan. Definitely okay. Necessary. Market development, 725 million. 85 million training and disaster preparedness for COVID-19. 12 million participation fees of private sector for international trade. Subsidized pala nila. Subsidized partly. Ano yung subsidized? Yung international trade participation of local companies. Private sector. 11.2 million. Payat ito? Payat. Ako lang yung DTI yan. Part sila. Yan. So, yan ho ang ano. Kasi may bukas, meron siyang pamidya event eh. Papunta nga sila sa Boracay ni ng presidente. Bukas, sa Intramuros, may pa-night golf sa Bidya. Gusto ko nga pumunta eh. Malaman ko kung ano ang... night golf. Ano ang programa? Saan gagawin? Anong tatrabahuin doon? Ano tatrabahuin ng DOT? Dahil ang laking bagay nito sa ating ano foreign exchange. Yung 40% na international tourists na bagsak, ang laking bagay niyan sa ating international reserve. Siyempre. No, nakakatakot. Ibig sabihin, and the effect on local tourist businesses. Nababahala resorts ako, and everything. Nababahala ako na making master plans ngayon pa lang. Tagal Why? Na yan. They should be updating master plans actually. Dapat na meron. Updating for, yun nga, to cope with yung target na natin our local tourists. Pero continuing pa rin yung promotions natin for long term, for afterwards. Tsaka ano ba, paano ba tayong gumawa ng master plan for local tourism? Halimbawa, you're a local government. Halimbawa, you're a, what? Mindoro. Puntahan ng tourist yan. Yung, ano to? Yung Puerto Galera. Di ba? Yung Puerto Galera, nababoy yan. Sobra. Hindi ba? It's called over-tourism and over-development. And the reason, sa sinasabi nila, yung laminanage. Walang master plan eh. Exactly. Hindi ba? Kasama po kasi dun sa master plan are things like determining yung carrying capacity ng isang lugar. Ilan ang pwede mong dayuhan na hindi na overworking sistema, sanitation, pollution ng tubig, Karakay, kamusta na, di ba? Sa akin kasi food. Yung master plan malaking kinalaman ng DENR. More than the Department of Tourism. Kasi ang Department of Tourism, syempre, ang gusto niyan puro mga makeshift. Basta kumita lang, di ba? Yung DENR is the preservation of the place. Okay. Di ba? Halimbawa, Puerto Galera, ang priority ng DENR dyan, hindi mababoy yan. Oh.
ang priority ng DOT dyan, eh puntahan ng tao yan. Magkaiba yun. Kung pupuntahan ng tao, kahit ano-ano lang dyan, na beach, huts, whatever. Backpackers. May follow-up tayo dun sa Chopper Crash. Patuloy number 7, Jill Visonto. D-W-I-Z Patrol! Okay, basahin ko na lang yung full report ng PNP, no? Yung official report. Philippine National Police Chief General Archie Gamboa and 6 other passengers of the helicopter that crashed in Laguna were brought to nearby hospital for treatment in yung Westlake Hospital. Hindi magandang balita. All police officers and pilot were safe with minor injury. Yun yung report. At yung mga pasahero, inilabas niya yung mga pangalan bukod kay Chief PNP Gamboa. Ay napasama rin na pasayero itong intelligence chief ng PNP, si Major General Mariel Magaway. Tapos si Joby Ramos, controller, at yung mga natitira yung mga piloto. So yun yung pinakabago, no? Minor injury ang word na ginamit ng Philippine National Police. At si Chief PNP at Chief Gamboman, okay na siya. At okay na yung condition niya. At pinitid niya sa hospital sa Westlake Hospital sa San Pedro, Laguna. Hindi sa Patrol 7, Gila sa nagulat sa yung pinanakasunay. Maraming salamat, Jill Desontok. So, good news. Minor injuries lang po. Lahat ng nasama dun sa chopper crash. Yes. Mabuti naman. Salamat nalang sa get Diyos. Get well soon po, especially kay Chief PNP. Nag-press conference yung mga tourism establishments natin. At sila daw talaga bleeding. Ano ba sa Tagalog yan? Nagdurugo. Nagdurugo na yung kanilang industry. Marami daw nagsara na. Lalo na yung mga tour operators na talagang heavily dependent on the Chinese market. Marami rin daw na nagtanggalan na ng mga tauhan. Yun daw inaasahan ng mga tourism sector na hindi apektado ng COVID-19. Kamukha na Europe at US. Sila daw nag-cancela na. Nag-cancela na rin ng mga trips to the Philippines. Okay. May tanong ako dyan Trixie. Halimbawa, nag-reserve ka ng Philippine Airline ticket. Manila, London. Okay. Nag-COVID-19. Okay. Ang ano doon, non-refundable yung ticket mo. Pero na-cancel yung flight mo. Hindi ba force majeure yun? Hindi. Pag na-cancel yung flight, because it's the airline's fault, they have to refund or reset. Ikaw, kinancel mo na yung trip mo dahil natatakot ka. Hindi. Pag non-refundable yung ticket mo, hindi. Hindi ka marirefund. Correct. Pero pakiusap na lang yun. Kung force majeure, pwede mo. Pero ididimanda mo pa. Ayun na nga, pakiusap mo na lang sa airline kung matagal yung ka na. Yung iba kasi, napapakiusapan talaga. Kasi those diba, matagal na akong kliyente. Diba? Oo, lalo na yung mga corporate accounts. Nakakatakot COVID-19 naman Yung mga corporate accounts. Bigyan nyo na lang akong travel voucher. Mga ganon. Yan, yung mga ganyan. Or upgrade sa next flight. Ayun, mga ganon, diba? Pwede ka na lang mag-deal. Pwede yan. So, but good luck sa airline industry kasi kahit sa US, nararamdaman nila yung airlines. Ampal nagtanggalan na ng tao. Saka ano yan, triple whammy na yata mga airlines na yan. Grabe. Kasi continuing ang mga problems. Ang bleeding. Dapat, kung sakaling merong subsidy sa tourism, hindi ba dapat yan yung airlines, yung mga small tourism businesses, yung mga nagbebenta ng pagkain, usually sa beach na gano'n. Hindi ba pwede natin i-subsidize yung mga yan, yung mga matatamaan? Matagal na issue yan sa airline worldwide Kasi, ang pinakamalalaking airlines ngayon nasa Middle East. Oh, kasi yung fuel subsidy. May subsidized ang kanila. Not only the fuel, even their debts. Ay, talaga? Oo, tinitake over ng government. May guarantee ang national government. And therefore, mas mababa yung iyong financial charges. Cost of ano. Okay? Mas malaki yun. Well, malaking tulong na yung fuel subsidy. Yung pa rin. Yung financial. So, lahat ng airlines sa buong mundo, kaya nga consolidation yan. Nag-merge sila. Dito sa atin, wala yun. Bahala ka sa buhay mo. Except in the case of PAL. Ang disadvantage ng local natin, asama pa ng airport. Ibig sabihin, tinatamaan pa sila sa higher cost. Inefficient ang airport mo, mas mataas ang cost mo. Yeah. If you're the airline.
Number two, so wala subsidy, di ba alin na yun eh? Bigyan mo lang kami matinong facilities, okay na eh. Maski sa probinsya, hindi ganun kaganda yung airports, okay? Number two, yung kanilang lucrative na ruta, halimbawa Trans-Pacific. Problemado yun. Halimbawa yan. Binibigay pa yan sa mga foreign airlines ng ating local na authority. Grabe. Ha? Gustong dati halimbawa i-promote yung Clark. So dapat bibigyan mo ng condition. Sige. Po-promote natin yung Clark. Bibigyan kita ng flight sa Manila. Okay. Tumipad ka sa Clark. Yun. Additional flight, ka, foreign airline Dila. Ka, Trixie. Trixie Airways. Okay, sige. Yeah. I will give you more flights to Manila. Lumipad ka rin sa Clark. Yan. Meron nangyaring ganyan, umoo. Umoo yung ano. So, binigay lahat. Yung, pag binisita mo yung agreement, nakakulatilya yun. Sige, lilipad kami sa Clark. Basta, na tamaan na namin yung limit ng flight sa Manila. Yung limit ng flight sa Manila, kahit kailan hindi mo matatamaan. Ay, mas magaling yung abogado nila. Hindi sila lilipad sa Clark. Anak ng topo. Mas magaling yung abogado. And I suspect binigay ng CAB yan knowingly. Na hindi sila naloko lang dyan. Talaga binigay nila yan. Alam nila yung mga sino tinamaan doon? Di Cebu Pacific tsaka PAL. Alam nila yung mga volume, alam nila yung mga gagawin nila dyan. They have all of this information available to them. Ang gagawin nila, ang commitment, halimbawa, sige, maglalagay kami dyan, we will have thrice a week na flight from Clark. Okay. Unti-unti, mawawala na yung thrice a week na yun. Kasi sasabihin niya, wala naman traffic, wala na, et cetera. Lugi kami, et cetera. And then, after a while, hanggang Manila na lang sila, wala na yung Clark. Ganon. Yan naman yan. O kaya Cebu, o kaya Davao, yung mga ganon. Kumbaga, ang na-observation ko, hindi na nga natin tinutulungan yung mga local natin. local airlines. Wala tayong subsidy and so forth and ano. Masama na nga ang airport natin facilities which add to their cost. Binibigyan pa natin additional burden. Ng ganong klase. Ibibigay natin yung business nila do sa mga foreign airlines. Ano ba ang business ng mga local airlines? OFW. Naglalaway lahat ng foreign airlines dyan sa mga OFW natin. Because every year they come home. 10 million. What a market, sabi ng mga foreign airlines. Wow, mabuti pa, isahan natin Pilipinas. Okay? So hingi sila ng higi ng additional flight sa Manila. Ang notorious dyan, mga Middle East Airlines. Yes, of course. Palagi yan. Ay, may poll sana. Talo tayo. Ako yung target ng poll ngayon. Talo tayo. Today, it's me. Ay, lahat naman tayo iniisa-isa. Iniisa-isa na tayo. Bakit daw masama ang loob ko, sabi ni Paul, na ma-extend ang ABS-CBN? Well, me and some, 16 million other people, why don't you ask them first? Actually, fair pa nga ako kasi ako sinasabi ko pwede mag-issue ang NTC. Mukhang ako sir, na may opinion na ganun eh. Conrad, provisional. Sabi nito nag-text, Conrad, mali ka. Ang sabi ni Drilon, ang resolution na yan ay para sa mga 11,000 manggagawa ng ABS-CBN. Ha, ha, ha! Sabi. Salbar, grabe. Malinaw ako. Eh, kaya nga sinasabi natin kung gano'n na magiging main argument nila. Di ang condition kung bibigyan sila ng provisional permit to continue airing without the franchise yet. Okay. I-regularize nila yung 11,000. Magandang condition. Payag ako doon. Yan. Bibigyan kayo ng provisional permit habang inaayos yung inyong renewal. I-regularize yung 11,000. Pinagbigyan. Ay, ayan yung ginagamit na rason eh. Ay, hindi ba? Hindi ma-regular lahat. O, di gawin yung 11,000 regularized. Sige nga, tingnan natin kung anong mangyari sa buhay natin. Okay. Let's go even further. Automatic franchise renewal. Gawin nyo lang regular yung 11,000. How's that? Hindi. Kung ako yun, yung kulatilya ko, bakit yung 11,000 class legislation lang? Bakit sila lang? That 80% of your employees when they're doing
the duties of a regular course of business ng ABS-CBN, dapat regular. So, yung mga talent, engineers, makeup artists, regular course of business yan. Lahat yan irregularize ninyo. Eh, bakit hindi ba regular yung hindi, mga yan? Contracted service sila. Yun yung sinasabi ni Pangulo na Endo. Look, some airlines, they practice Endo. Anong gagawin nila? Yung dapat nire-regularize, yung dapat employees in an, let's say an airline, ground crew, flight crew, piloto. Ah, hindi lilipad yung aeroplano pag wala yun. That's the regular course of business. Iko-contracted service nila yan. Hindi pwede. Therefore, they can be maski naman ticket sales, time. Regular. Dindo. Ang ticket sales, di ba regular course of doing business yan? So, yes. So, yung airport personnel, contracted yan. Din yun. Ground contracted crew. Yun, ground crew. Ground yung mga crew. Nandito. Sa baggage handlers. Yan, mga nasa ganun. Gray area na yung baggage handlers. Contracted yun. Hindi, yun nasa counter. Baggage handlers are yun nasa counter. Ground crew yan. Ay, hindi regular yan. Contracted yan. Lahat ng foreign airlines, tingnan mo, hindi nila empleyado. Contracted yan. Hindi nila empleyado yan. Ano yung security nila? Their security is only with the contracting agency. Yung labor contract. Wala yung kontrata ng agency na yon, tanggal na rin sila. Correct. Hindi ba? Dapat parang temporary services yung sila. Yung tatlong sinasabi nila na kailangan dahil ito mga mangyayari. Number one, regularize the employees. Number two, saulin ninyo lahat yung mga kinita ninyo out of the pay-per-view, etc. Na hindi yan pinagbigyan ng NTC. So, magkano lahat yun? Yung mga fees na yan, etc. Tapos number three, yung inyong PDR na na sinasabi ninyo ay dapat na tingnan din na rin ninyo yan. Maayos kayo dyan. Maayos sa PDRs kayo dyan. Nyo. Pagkatapos, ano yung mga sinasabi ninyo na baka magkakaproblema banking system kasi meron kaming loan na 30 billion, etc. Ano yung mga conditions ng mga loans na yon at kumuha ba kayo ng loan sa mga government banks? mga ganun . Yan, yung mga ganun. Clean up your act. Oh. Sabi ni Chacha ng Indonesia, pwede po kaya i-request lahat ng position papers on ABS-CBN na bibigay sa house. Ibigay na lang, ipasa na lang kay Drilon. Para may basahin naman siya at hindi makatulog. Sobra naman to. Si Chacha ng Indonesia. Hindi naman ganyan yun. Hindi naman nakakatulog dahil walang binabasa Kayo talaga. So bad. Okay, sabi ni 9490, good morning. Natakot po si Grace po kay Attorney Trix kasi over DZMM yesterday. Sabi ng senadora na eventually mag-i-inhibit siya regarding ABS-CBN franchise. Really? Mag-work lang po yun kung hindi siya under Section I of Republic Act 3019. So Section I kasi, it doesn't matter. Basta member ka ng board or body that gives that grants a franchise or a contract, kahit pa nga mag-vote ka against reliable ka pa rin under 3019. And that's what the Constitution is saying actually about conflict of interest. Is kahit wala kang gawin, may conflict ka. But the problem is, how do you resolve that kung senador ka? And natural dadaan yan sa House. It was supposed to be solved by requiring divestment. At saka, dapat dineclare at the start, halimbawa, na meron ako interest dito. Or my mother is employed, or my family is ganito. Hindi naman tinago . Well, she didn't bring it out until later. Tapos, yun nga, yung pagtawag ng investigation, medyo may problema pa. So, I have nothing against Senator Grace Poe. We're just talking about the facts here, no? At hindi ko sinabing ako yung magdidemanda. Ang sinabi ko, she could be liable under this. Now, who can file a case? Any person with personal knowledge. May tanong dito sa'yo. Section I, wala pa rin gusto. May tanong sa'yo, Trixie. Yung free movie ho ng senior ba? Binabayaran ba ng city governments? Dapat. Sa mga sinehan. Kung sino yung nagbigay, yun yung nagsasubsidize if ever. So hindi pa tayo sigurado. Pagtatanong ko namin, i-research ko to. LGU yan. Interesado rin ako rito. Oo nga.
yung mga senior citizen, free movies sa mga iba-ibang... Halimbawa, dito sa Pasig, may free movie. Binabayaran daw ba ng local government yun? Halimbawa, sa Mandaluyong, pag senior ka, pumunta ka sa Mega Mall, may araw na ang senior ay libre at may oras. Yes, so may limitation siya. Ano yan, usually, kasi meron binabayaran na tax yan eh, flood tax, etc. and everything. Dini-discount doon. Dini-discount na doon. In a way, local government ang nagbabayaran. Yes, yes. Hindi ba? Kasi, yan po, sinagot na ni Jonathan. Na-forgo yung tax eh. Okay. Yung bang resolution sa House and Senate at 1 million signature ng ABS-CBN, can they supersede Republic Act 7925? And PD-576A. 7925 is their franchise. Is their franchise. And what, 576A. Can they? Can the resolution supersede? Hindi nga eh. Kasi kung may kung isa-cite mo yung 576A, may section 6 eh, na pwede mong i-interpret for a provisional permit to operate. Yun nga yung ginagamit ng NTC ever since. Yes. And nobody ha, karambola lang ang nagsasabi ni, tsaka tambayan, ang nag-figure out nito. Meron may legal basis. May legal basis ang NTC. The problem is it comes in conflict now with the Supreme Court decision na no franchise, no operation. Ang sinasabi, because of the ano, because of the conflict in these two laws, sinasabi ni Secretary Maynard, for purposes of equity, lang i-allow yan. Kasi, yan ang kalakaran. Hindi yun. Yan ang practice. It isn't about ABS. It isn't about the practice. It's how it's going to affect the small operators. Ah, okay. Kasi kawawa sila. Pag dininay mo sa ABS, everybody downstream will suffer. Oo. Kung ang dahilan naman, ba't denied ABS-CBN? Dahil sa mga kalokohan. Yun. Ibang issue yun. At sinasabi pa din ng mga small operators, kami ganun na ginagawa nyo sa amin eh. Yes. Pag wala na kaming franchise, tapos na kami. Special sila. Bakit kayo special? Yan ang kwento ng Ronald. Kasi ang problema nga is, NTC knows what to do. The Senate and Congress, they also know what to do. Kaya lang, they have to make a big show na pinipressure pa nila ang NTC. Ang problema nga, that's why may problema ako with why the president is suddenly kinakamada yung kanyang statements. Kasi NTC is directly under the office of the president. Susunod lang sila, pero nobody is allowing the president to restate his position on the matter. Mm-hmm. Parang hinahayaan nila yung NTC. Burn by yourself. You will not get the president say so on this. And yung statement ni Pangulo kasi was, let Congress take care of it. Itong provisional permit to operate is strictly NTC. Yes, so, of course. So, yung statement niya na wala akong pakialam ng Congress ang bahala, sa franchise doesn't work for NTC. Sa franchise so the president has to either talk to his underlings. Di ba? Ano nangyayari? Kasi pinaliwanag ko kanina, yung dati NTC, dati nasa DOTC yan. It's under the Department of Transportation and Communications. Noong panahon ni Pinoy, kinuha niya yan. Nilagay niya under the office of the president ang NTC. Hindi ba binalik sa under the DICT law? Ngayon binalik na ba? Binalik. Okay. Hindi na under the office of the president. DICT. Sure tayo. Yes. Isa pang break, mababalik ang karambolang oras natin. 9:45. Sorry! Karambola! Sa DWIZ. DWIZ! Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Babalik ang karambola kasama pa rin sa ipilan ko ang Admiral Johnson de la Cruz. Wala na po si TP, baka he's not feeling well. Si Attorney Larry Godon, napagod sa birthday party niya kahapon. Pero batiin po natin uli. Happy birthday, Attorney Larry. May wish list. Tourism Congress of the Philippines. Okay. Ito Tourism Congress, hindi ho siya gumagawa ng batas, no? Tourism Congress of the Philippines, siya yung samahan ng mga iba-ibang industriya na may kinalaman sa tourism. Okay? Kasama dyan yung mga resorts, tour operators,
airlines, hotels, kung ano-ano. Meron silang wish list para daw matulungan sila dahil nga nalalaglag na tong sector na to dahil sa COVID-19. Ano? Ito, gusto nyo bang malaman ano yung mga wish list? Airport terminal fees, tanggalin muna raw. Why? Para ma-encourage ang tourism. Ikaw naman. Okay. Siguro. Para bababang ang cost of travel. Yes, travel. Discount landing and parking fees for airlines. Mm. Well, okay. Naiintindihan ko yan. Okay. Naiintindihan ko yan. Waive visa fees. Hindi ako naiintindihan. For countries that need to pay them. Hindi ba pwedeng ano na lang? Mag-visa on arrival na lang. Huwag na mag-waive ng fees. Don't make it money. Make it easier. Make it easier lang. Pwede. Yeah. Pwede siguro. Ano yan? Hindi pwede yan kasi yun daw visa on arrival. Pastillas. Soft policy. Pastillas yun. Pastillas yun. Pastillas. Daming mga soft policy on China yan kasi. Soft policy yan. Teka, bakit? Visa on arrival lang mga US citizens, may nagre-reklamo ba? Hindi naman sila Chinese eh. Ay, sorry naman. Napakalabo ng argument mo. Sorry naman, hindi ko nakita yun. So, waive visa fees. Kawawa yun. Hindi ba yung visa fees nare-retain doon sa mga consulate abroad? Dapat. Yeah, Iyan ang kanilang operating ginagamit. Budget. So, paano yun? Magsasara? Pag visa on arrival, wala din sila. Magsasara na sila. Okay. Deferment of taxes. Saan? Lahat. Predetermined time period lang daw. Ma-limited period. So, deferment. Halimbawa, magmula hanggang sa end of this year, yung tax nyo, huwag nyo munang bayaran. Bayaran nyo na yan next year. Next year. Parang ganon. Sakit nun, maiipon yan. Hindi, tsaka lalo mo pinahirapan yung negosyo next year. Ewan ko ha. Mabigat next year. At the same time, lagot ang budget natin. Grabe implication nun. Correct. Gano'ng kalaki ba kaya yun? Ito, low interest on loans. Soft loans. Lalo-lalo lang daw, yung mga talagang tagilid na tagilid. Ang vulnerable dyan. Ito ang problema ko doon. Support industries. Government ang kailangan magpautang dahil ang commercial banks, hindi pa uutangin niya kung tagilid ka. Government banks nga yan. It's addressed to the government banks. Kanya-kanyang palakasan yan. And kanya-kanyang palakasan yan. Nakananto ko. Yung Q ang medyo mabigat. Speaking of palakasan, which has nothing to do. Yung panghuli ho, yung loan medyo. Okay sa akin na yan mga, yan ganyan. Terminal fee, landing fee, discountan mo, discount. Terminal fee, babaan mo, o kahit pwedeng tanggalin mo na, tsaka na lang tayo bumawi. Di ba? Kapag maganda na, ganon. Pero yung loans, nako, bilyonan to. Anak lang to ako. Sa gobyerno kukunin yan. Pero sabi ni Berna, bibigay niya yan sa cabinet. Yung wish list niya. Sa cabinet? Kumbaga, endorsed. Endorsed. Endorsed by the Department of Tourism. Without study. Bagay, para mag-aral, kailangan gumising ka ng maaga. Ikaw naman. Gumising. O pumasok bago mag-4 a.m. Meanwhile, si Kim Chu. Kim Chu. Naratrat nga daw yung van. Mistaken identity. Yung response niya kasi sa IG, sa susunod, tignan nyo naman yung license plate para alam ninyo kung sino sila. Ibabarilin nyo. Bata pa siguro itong si Kim Chu. Bata talaga yan. Pero ano daw? Wag ako ha, yung target ninyo. Okay lang, barilin nyo yung target ninyo. Ba't hindi nyo sinabi, tigilan nyo na yung pagpapatay, yung patay-patay. Walang ganon. Wag ako. Pero magiging ano daw yan? Makakainisan na yan ng mga empleyado. Si Kim Chu. Kasi Kim Chu. Ito na, ba't mo pinipilit na Kim Chu? Bakit daw? Kasi na-ambush na siya at lahat. Pumasok pa. The show at nag-shooting pa. Alam nyo, kung ikaw ngayon,
sabi mo, boss, maglilib ako. Hindi. Bakit? Eh, birthday ni Mrs. Hindi pwede. Birthday lang ni Mrs., maglilib ka. Si Kim eh. Si Kim Chung nga eh, binaril na eh, pumasok pa rin eh. Ayan. Yeah, kasi ako yan, pag binaril yung van ko, pupunta muna ako sa pulis. Pagre-report. At magtataka ako kung bakit ang nasa loob ng van niya e basyo ng bala. Ha? Ay, picture eh. Diba? Bakit if nasa loob? Iyon, that is my question. Binaril ka. Oo. Ang makukuha mo, slug. Oo. Ang nakuha niya, sabi niya, nakita daw niya, may basyo ng bala. Oh, yung shell. Yung shell. So, yung pinanggalingan nung lumabas sa barrel. So, ibig sabihin, ano yun, sa sobrang lapit ng pag, ano, baril sa kanya, tumalsik sa loob. Baligtad. Bakit ba siyo? Unless nanggaling sa loob ng van. So, kailangan imbestigahan ng polis. So, ibig sabihin, may pag-asa na stage ito, ambush na to? Well, ako, I would raise questions. Hindi ko inaano, kung totoo ito, nakikiramay kami, I hope you're feeling better. Pero, tsaka yung trauma na being shot at. Pasensya na kung nagtatanong kami. Kasi masyadong, bakit? Ano ba ang estasyon ni Kimchi? ABS. Kimchi. ABS. Tapos nag-comfort kagad. May picture siya with the executives of ABS-CBN including Carlo Katigbak na kino-comfort siya. Wow. Kawawa ka naman. Our talent. Ibig mo sabihin may nagpapapatay kay Kimchi? And why? Baka related dun sa franchise. Tapos kung ano, di ba? Wow! Sobrang dangerous na nung request namin. Ibig sabihin, may galit talaga. Ayun, di ba? Diba? Tapos sa lahat naman ang itatarget ninyo, yung artista. Bakit naman siya? Bakit artista? Hindi. Ano lang yan? Avid follower nyo ako every morning dito sa Valenzuela, sabi ni Alejandro Francisco. Habang nag-aalmusal, nanonood po ako. Ang galing-galing nyo po. Thank you naman. Ikaw naman. Ganun ganyan. Fair kayo humusga. Pati bulok sa politika ay nilalantad nyo. Hindi gaya ng iba. Ikaw naman si Francisco, Alejandro Francisco ng Valenzuela. Salamat. Daily listener po ako ninyo. Informative at educational po kayo. Bog. Pinaalala nga pala. Masakit magsalita to. 8 gunshots daw. Dun sa van ni Kimchi. 8? Pero may picture siya nga ng isang... Bakit hindi siya natamaan? Hindi, nakahiga siya. Humiga siya, tapos where her head daw was... Yun ang tinamaan. So I'm assuming may slug ito. So may slug pero may basyo din sa loob. Ang lapit kung may basyo sa loob, ha? Oh. At saka kailangan basag yung bintana. Basag naman daw. Basag naman. Completely? Hindi. Di ba, shattered eh. Nandun sa pictures. Paano pumasok yung slug? Hindi slug, yung shell. Yan yung basyo pala, sorry. Paano nakapasok yung basyo? Yan. Wow, baka may shooting lang. Kasi may physics yan eh. Oo, meron. Tama, totoo. Yung ballistics. Ano, pag pumasok. Pinag-aaralan yan. May discipline yan sa mga polis. Pati yung trajectory nung basyo, nung shell. Malalaman mo. Nakocompute yan. So, para sa akin, riding in tandem, binaril yung van, tapos umalis. Yung trajectory nung basyo niyan, hindi, kung yung barrel nakatutok sa van, yung basyo, hindi pwedeng pumunta sa van. Pupunta sa gilid. It will fall beside. Oo, sa gilid ng unless barrel. May malakas na milagro. Unless na tinapon. Hinagis dun sa loob. So it has to be some outside force. Baka mali lang ang kanyang, description. Baka hindi basyo. Hindi, may picture. May picture ng shell. Sa loob? Sa loob ng baka naman tanim bala yun. Tanim basyo. Tanim basyo.
Sige. Nakakaloka. But we hope you're feeling better. Miss Chu. Kasi ano nga, we can't discount the possibility na meron talagang nangyari. Yes, yes. Oh. But we still may have to ask the question. May nangyari talaga, pero it requires us to ask. Yes. Okay. Ito so, maraming salamat sa pagsubaybay sa karambola ngayong araw na ito. Dedicated to tipping sa aming pagtaktak ng papel. May tambayan po mamaya. Ay, hi Doc Eric Yapuangkom. Ay, hello po Doc Eric. Thank you sa ate ko, pinadala na ko ng sapatos. Ay, Ate Sandra. At saka, may tambayan po mamaya, 12 to 1, kasama si Attorney Ahmed Paglinawan, tsaka ako. So, ang tabayanan ang susunod na programa ay SSU Topacio, Doc Chelehana, Tala Saldivar, and Attorney Ferdy Topacio. See you tomorrow. Sumayin niyo ang programang Karambola sa TWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pangtalata sa iba't ibang mga isyu dito pa rin sa programang Karambola sa TWIZ. Sumayin niyo ang programang Karambola sa TWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pangtalata sa iba't ibang mga isyu dito pa rin sa programang Karambola sa TWIZ.